Welcome to MJ's Vlog! In this video, meron lang akong tinshare sa inyo na ganap sa buhay ko bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Pero ang bagong lahat, yung mga viewers po natin ngayon na ngayon lang manood sa aking video at hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo pang malaman yung buhay ng isang domestic helper dito sa Hong Kong, please subscribe sa my YouTube channel para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Lahat ng sinishare ko dito sa YouTube channel ko ay based on my experience, na-experience ko talaga siya. At gusto kong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng kunting idea about sa life namin bilang isang DH dito sa Hong Kong. At ayan, bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon, ang topic po natin ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ako bilang isang DH dito sa Hong Kong, ano yung mga nagpapasaya sa amin kahit na malayo ako sa parents ko, sa mga kapatid ko, ano yung nagpapalakas ng loob sa akin, ayan, para magtrabaho dito sa Hong Kong. So para yung mga family, yun, ayan, kung may mga family kayo na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, sa ibang bansa, panoorin nyo itong video na ito para makapulot kayo ng kunting aral, kunting idea kung ano naman yung mga pwede nyong gawin para mapasaya ninyo yung mga mahal nyo sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero before that, bago natin pag-usapan, gusto ko lang sagutin yung isang katanungan ng nag-comment sa aking video. Mayroong nag-comment kasi sa isang video ko kung pwede daw matulog. Pwede daw matulog kapag walang ginagawa sa hapon. It depends po sa mga amo. May mga amo na kapag tulog yung kunwari, mga inaalaganin yung bata, yung lalo na yung mga nagbabantay ng mga baby. Yung ibang amo, pumapayag sila na kapag tulog yung baby sa hapon, pwede ka rin umidlip. Pero bihira lang po yung mga amo. Ganyan kasi mostly talaga dito sa Hong Kong. Kapag tulog yung mga alaga mo, ay syempre, that time ka lang makakagawa ng gawain dito sa loob ng bahay. Kaya syempre kapag tulog yung bata, di the time ka rin maglilinis sa loob ng bahay. Pero meron pa rin, pero iilan lang, siguro nabibilang lang sa kamay yung mga amo na ganyan na pinapayagan nila yung mga helper nila na umidlip kapag tulog yung inaalagaan nila. Yung iba naman ang ginagawa nila kahit walang sinabi yung amo, ganyan. May mga iba pa rin nating mga kababayan na gumagawa ng ganyan na natutulog sa hapon kapag wala naman masyadong trabaho. As long as malinis naman siguro yung bahay, pwede naman parang umidlip. Pero syempre, pwede kang umidlip, ganun. As long as wala ka nang gagawin, wala ka nang trabaho sa loob ng bahay, pwede naman siguro nakaw na idlip. Ayan. Kasi yung iba, ginagawa nila yung ganyan. Kahit walang sinabi yung amo kasi wala. Kasi lalo na kapag yung lagi kang puyat, ayan, late kang pinapatulog ng iyong amo, ayan, yung iba, gumagawa sila ng paraan para makaidlip. Kung sanay ka matulog sa hapon, ayan. Pero maging careful tayo kasi baka mamaya mahuli kayo ng mga amo ninyo na natutulog ganun sa hapon, di ba? Tapos biglang dumating yung amo ninyo, di ba? Hindi natin naman, hindi nyo mamalayan, dumating pala yung amo, mahuli pa kayong tulog. So, maging dahilan para ma-terminate kayo. Experience ko yung ganyang scenario nung kapag kasama ko yung alaga ko, tapos pupunta kami doon sa bahay ng lola. Nag-stay kami doon buong araw, tapos pag hapon, pagka pinatulog ko yung alaga ko, yung lola, siya yung nagsasabi sa akin na pwede akong umidlip kasi tulog naman yung inalagaan ko, pero tinanggihan ko kasi nahiya naman ako. Tsaka hindi ko habit matulog sa hapon. So, ayan, mas pinili ko pa rin na tumulong sa bahay, maglinis doon sa bahay ng lola. So, ayan yung nag-experience ko. So, it depends pa rin talaga sa amo kung papayagan kayo o hindi. Okay, so balik tayo sa topic natin. So ano yung nag-cheer up sa akin para ipagpatuloy ko yung pagtatrabaho dito sa Hong Kong? Alam naman natin na yung buhay namin bilang isang DH dito sa Hong Kong ay hindi basta-basta araw-araw. Ang dami naming tinitiis, ang dami naming sacrifices na ginagawa araw-araw para may pagpatuloy namin yung pagtatrabaho namin dito sa Hong Kong. I just want to share to you about what happened to me yesterday. Alam niyo, talagang tuwang-tuwa ako kahapon kasi alam niyo yung feeling na kapag Sunday na day off mo, mayroong kusang tumatawag sa iyo, may kusang nag-send ng message na kung kumusta ka na, ganun, mga family mo. Yung feeling kung sila yung tumawag sa iyo, sila yung kusang nag-send ng message sa iyo para kumustahin. Nakakatuwa kasi iba talaga yung feeling kapag ganun kasi mas masaya sa pakiramdam kapag kusi yung family natin mismo yung kusang alam yun, makumusta sa atin. So kahapon, nagulat ako kasi mayroong nag-send sa akin ng photo yung aking tatay. Tapos yung sinend niya sa akin na picture ay yung bahay namin, yung pinapagawa kong bahay, merong nagbago, napinturahan na, pero hindi pa yung as in napinturahan lang ng puti doon sa living room, tapos naayos na yung kusina namin, nakabili na sila ng bowl, ayan, tapos naayos na yung sa may lababo, sa lutuan namin, so talagang maayos, tapos nalagyan na ng yero yung kusina namin, mga ganyan, yung parang pa-surprise na send na kahit wala akong sinasabi na gawin nila yung ganito, yung ganyan nila, bigla na lang nilang sinisend sa akin na, uy, nagawa na pala yung ganun, so parang kapag nakikita ko yung mga picture na yun na, ano, na kung alam kong saan napunta yung sinend ko sa kanila, ayun, pinapakita nila sa akin kung saan napupunta yung mga pinapadala ko sila. Napaka masarap sa pakiramdam na parang charged na ulit ako na ayan na masaya ako na pakiramdam na ayun yan, nakakusa yung mga family na hindi lang yung mag-send sila ng kumusta ganyan, hindi lang kung problema yung sinasabi nila. Iba pa rin yung pakiramdam kapag nakita mo yung pinaghihirapan mo. Hindi lang nila na-appreciate, kundi pinapakita nila sa'yo kung saan talaga napupunta yung pinaghirapan ko dito sa ibang bansa. Kaya every weekend, parang nare-recharge ako, nabibigyan ako ng lakas na naman para makapagtrabaho ulit.
For example, kapag kami ay nagpapadala ng box, mga balikbayan box sa Pilipinas. So, hindi lang iba yung saya na kapag kunwari na-receive yung ibang yung pamilya natin sa Pilipinas, sasabihin, "Oh, na-receive na namin yung box mo. Maraming salamat." Ganyan, yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo, nanay, tatay mo masaya. Ganun. Pero iba yung feeling na iba pa yung feeling na saya lang pinapakita nila kaya ako kapag nag-send ako ng box sa Pilipinas, sabi ko mag-take video, videohan nila yung pagbukas nila ng box kasi iba yung feeling kapag yung actual na napapanood mo na habang binubuksan nila yung box mo, ganyan na binubuksan nila yung box mo, yung pinaghirapan mo, iba yung feeling na nakikita mo yung saya nila sa mukha, yung talagang actual na nakikita mo, hindi lang sa binalitan nila na natanggap nila yung mga pinadala mo at ayan, sobrang saya, pero iba pa rin yung feeling namin, basta mismong nakita mo na yan, nakikita mo kung paano nila buksan yung pinadala mo, ganun. Talagang iba yung impact sa amin bilang malayo kami sa aming pamilya. Iba yung tuwa. So, kapag nakikita namin talaga actually na masaya sila, yung, alam mo yung expression ng mga mukha nila, kapag, ayun, pag nareceive nila yung mga pinadala namin na balikbayan, iba yung tuwa. Yung lungkot, yung pagod namin na daladala kapag kami nagtatrabaho, biglang nawawala, parang natatanggalan ng tinik. Kasi na, dahil nakita namin na tuwang-tuwa yung pamilya namin. In my experience before, dahil nga sa first employer ko, dahil nga hindi maganda yung aking employer before, talagang kulang ako sa tulog, wala akong kain. Everyday talagang hirap na hirap ako. Pero pag every weekend, kapag nakakausap ko yung family ko, ganun, bibigay ng time yung family mo para, yung family ko para kausapin ako. Kahit walang masyadong signal sa bahay namin, sa probinsya namin, ayun, basta kapag Linggo alam nila day off ko, ayun, pumunta sila sa may signal para makausap ako. Tuwing nakakausap ko yung family ko, kapag tinatawagan nila ako every Sunday, pangumusta, ganyan, kung nagkukwento sila kung ano yung mga nangyayari sa bahay, ganun, napakasarap sa feeling na yung pagod, yung alam nyo yung mga dinadala mong sakit ng loob, sakit ng katawan, biglang nawawala. So parang nakakagaan ng puso, nakakagaan ng pakiramdam na ganun yung family mo na nagbibigay sila ng oras para kausapin ka